Kilala mo ba ang dalawang taong hindi pinanganak ng isang nanay? At paano sila nalikha dito sa mundo? Kilala mo ba ang unang lalaki at ang unang babae dito sa mundo? Kapayapaan mga bata, halina at ating pakinggan ang kwentong mula sa Biblia na may pamagat na Si Adan at si Eva. Nilikha ng Diyos ang lahat ng nasa kalawakan at ang lahat ng nasa mundo sa pamamagitan ng salita, gaya ng inyong nakikita sa langit, ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, maging ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga halaman, puno, at maging ang mga hayop ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngunit, ang unang tao ay hindi nilikha sa pamamagitan ng salita. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay din ng Diyos ng isang halamanan o hardin sa Eden, sa dakong silanganan. At doon, dinala ang tao ang kanyang nilalang. Ito nga ay si Adan. Nilagay ng Diyos si Adan sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya kay Adan, makakakain ka ng alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyaon. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong niya. Kaya, lumikha ang Diyos ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inalapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tawag, iyon ang magiging pangalan nila. Si Adan nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga ibon at sa lahat ng mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit, wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Diyos si Adan. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito o isang buto sa dibdib at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa ng isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya. Ang babaeng ang ito ay si Eva. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at ng isang babae. Ito ay sina Adan at Eva. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Kilala mo ba ang dalawang taong hindi pinanganak ng isang nanay? At paano sila nalikha dito sa mundo? Kilala mo ba ang unang lalaki at ang unang babae dito sa mundo? Ito'y walang iba kundi sina Adan at Eva na nilikha sa pamamagitan ng kamay ng ating Panginoong Diyos. Ano-ano ang aral na dapat nating matutunan? Number 1. Mahalaga tayo sa Panginoong Diyos. Nalalaman natin kung paanong nilikha ng Diyos ang unang mga tao. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang kamay. Hindi lamang ng salita. Ibig sabihin po nito, mas nag-exert ng extra effort ang ating Panginoong Diyos para lamang malikha ang unang mga tao. Kaya naman, higit tayo sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Tayo ay mahalaga at napakaspesyal sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Number 2. Alagaan at pagyamanin ang mga likha ng ating Panginoong Diyos. Nalalaman natin ang utos ng Diyos kay Adan. Kaya siya inilagay sa isang halamanan o sa hardin. Ito ay upang alagaan at ingatan ang mga nilikha ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman,
Dapat ay mahalin natin at alagaan ang mga nilikha ng ating Panginoong Diyos, gaya ng kalikasan at ng mga natural resources na nakikita natin dito sa mundo. Tayo ay God's masterpiece. Kaya naman, dapat nating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Kaya, ito po ang ating memory verse for today. Psalms chapter 139, verse 14, English Standard Version. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Maraming salamat sa inyo, mga bata. Paalam po at Miss Pa!